babalik ang inyong kasosyo sa negosyo, ngayon naman po ay ibabahagi ko rin po sa inyo ang isa sa mga best seller po namin na paninda sa aming panaderya na talagang binabalik-balikan po ng mga customer namin. So, i-share ko po ito sa inyo at itry nyo rin po. Promise, magugustuhan nyo po talaga ito. Ayan, sa isang bowl, maglalagay lang tayo ng 7 large na egg. So, ibit natin ang bagya. And then, 1 kilo ng brown sugar. So, brown sugar, ito po yung sekreto para magkaroon kayo ng magandang resulta ng brownie. So, para fudgy po ang inyong brownie. So, ayan na. Yan ang sekreto po. Yan isa sa mga sekreto. And then, 1 bar ng butter. So, kahit ano pong brand pwede. So, i-mix lang po natin ito mga kasosyo. Yung mga naunang vlog ko kasi ay gumamit ako ng mixer. So, ito, trinay ko siya na gawin na whisk lang yung ginamit ko. So, kaya ginagawa ko po ito kasi nga yung iba naman wala naman silang mixer. So, try natin ng etong wire whisk kung ano yung resulta. So, kung talagang matyaga kayo na maghalo, go! So, ngayon ilalagay na po natin ang food color. So, 1/2 tablespoon ng chocolate brown, tsaka 1/2 teaspoon naman ng ubi violet food color. So, kaya pinagsasama ko po siya para medyo maganda yung result ng pagka-chocolate niya. Matingkad siya na chocolatey-chocolatey po yung kanyang kulay. So, haluin lang natin ito. So, yung mga wala pong mixer dyan, eto, mag-wire whisk na lang tayo. Basta medyo mabilis lang. And then, ilalagay na po natin ang 1/2 kilo ng all-purpose flour or 500 grams. Kung wala po kayong all-purpose flour, pwede nyo pong gamitin ang kalahating third class and kalahating first class. Usually, ganun po yung ginagawa ko kapag wala akong available na all-purpose flour. Ayan, so since gagawa tayo ng special brownie, syempre gagamit din tayo ng special cocoa. So gagamit po tayo dito ng 1/2 cup ng Dutch cocoa powder. So, haluin lang po natin ito hanggang sa mag-combine sila. Kung magtataka kayo kung bakit walang baking powder, so hindi ko po talaga siya nilagyan ng baking powder. At wala rin po itong tubig mga kasosyo, wala po. Walang tubig, walang baking powder. Okay, walang baking soda. So, as is ganito lang siya, napakadali lang gawin, napakadali lang hanapin ng mga ingredients natin. And then, gagamit tayo ng pan. So, i-grease ko lang ito ng vegetable lard or shortening or margarine or spray nyo lang ng oil. So, ito, margarine na lang ginamit ko. And then, syempre, lagyan natin ng brown paper. Kapag natikman nyo po ito mga kasosyo, promise, binabalik-balikan po ito ng aming mga customer
at talagang sarap na sarap po sila. And minsan po share ko lang, isa rin po ito sa nagustuhan ng ibang school natin sa Manila. Nakuha po kami supplier neto. Dahil sobrang nasarapan po sila, gustong gusto po nila. So talagang pag natikman nyo po ito, talagang masarap po talaga to, promise po talaga. Alright, isasalin na po natin dito ang ating brownie mixture. So ngayon naman po ay maglalagay na po tayo ng topping. So ilalagay ko pong topping dito ay peanut lang. So kung meron po kayong cashew nuts, almond nuts, o kung ano pang nuts meron kayo, pwede rin naman. Pero usually po ang ginagamit ko lang talaga is peanut. So durugin nyo lang po ng bahagya, pero huwag naman yung durog na durog. Okay po, so ibibake po natin ito sa 120 degrees Celsius ng 40 to 50 minutes. So huwag po masyadong malakas ang apoy, mga kasosyo. Kasi kung hindi po, parang lulobo po siya. So dapat po mga ganong temperature lang. Okay, and then mga kasosyo, ito na nga po ang ating special brownie. So talagang fudgy and chewy po talaga ito, promise. So hihiwain po natin ito. So usually po ang hiwa ko po nito ay nagpapalabas ako dito ng 36 slices. And then ang benta ko po ay 10 piso kada isa. So ito na nga ang ating brownie. Oh, so kita nyo naman po mga kasosyo, talagang chewy talaga to. And talagang it's fudgy. Sure ako na talagang magugustuhan nyo po dahil ang dami po talagang nasasarapan dito, promise. So ito na nga po, 10 pesos lang. Meron na kayong special brownie. Pwede nyo po ito na i-display ng ganito. Or kung hindi naman, pwede nyo po siyang balutin individual para ma-preserve po yung moisture niya, hindi siya mag-dry.
So, ito na po ang ating special brownie. So, pwede nyo rin po itong ibenta. Gamit po kayo ng box na kagaya po neto. Thank you for watching. Sana po nagustuhan nyo po ang aking video. At sana po ay makatulong din po sa inyo. Maraming salamat po. Abangan nyo pa po ang susunod ko pang video na gagawin.